city's deep. Night after night, the past slips in and gathers on my sleeve. My days are just an endless dream of emptiness to me. Magandang umaga sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong programa, Sweet Memories, talakayan at iba pa. Masusundan sa www.ustream.tv/channel/kakampi. At binabati po natin. Unahin muna nating batiin ang station manager. Greetings to Miss Mape Nicodemus, Sir Rizal Nicodemus, and Ma'am Risa Nicodemus. At dito po naman sa technical side, kay JR at kay Chris, ganun din kay Ma'am Ami. Happy listening po. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, isa munang panalangin para sa lahat. Okay. Nihahandog ko po ang awitin na ito para sa inyong lahat sa ating pagsisimula ng programa, ang The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come.
Ayan. Yan po ang napapanahon na awitin ng panalangin ni Miss Nora Honora, nag-iisang superstar. Noong pong nakaraang Biyernes, ano po, tinalakay po natin yung corporal punishment. Muli ulitin natin para sa mga hindi po nakasubaybay last time, ano po. Ano nga ba itong corporal punishment? Ang corporal punishment ay pagpaparusang gumagamit ng physical na puwersa at naglalayong makapanakit. Gaano man ito kahina, masasakupan nito ang lahat ng uri ng parusa o pagdisiplina na katulad ng ginawa o ginagawa ng isang tao o mga tao sa isang bata. Yan. Kasama na rito ang mga imna, ama, o tiyahin o guro sa pagdidisiplina sa isang bata upang maituwid sa kanilang nagagawang mga pagkakamali, sa kanilang kasalanan at nang sa gayon ay maiwasan ang makagawa ng paulit-ulit na pagkakamali. Mga parusa o pagdisiplina, nakasama nito ang pamamalo gamit ang kamay o anumang bagay gaya ng kahoy, sinturon, pamimingot, pananabunot, pananampal o pambabatok. Pagsisilid sa sako, yan po ay medyo may kabigatan na ano po. At may tuturing ding corporal punishment ang iba pang uri ng parusa na hindi man nakakapanakit ng katawan, ng physical sa katawan, ay nakakasakit din naman po sa pangdamdam o sa damdami ng isang tao. Kabilang na dito, ang mga pagsasalita, halimbawa ay pinagsalitaan natin ng hindi kanais-nais, ano po, nahihiya. Nakababawas po ito ng dignidad ng isang tao. Kabilang na din sa mga pangyayaring nagdudulot ng pagkapahiya, yung pang-iinsulto, gaya ng pagsinisigawan ito sa harap ng maraming tao, binabansagan ng kung ano-ano na tinatagurian at kinukutya, ano po ba? Mga sakit na tumitimo sa puso, kaisipan ng isang bata na nagiging sanhi ng pagkawalang tiwala sa sarili. Yan po yung mga sinasabi natin na bahagi o itsura o anyo ng corporal punishment. Ngayon po, itong aking paksang ito ay dinuktungan ko po ito sa aking pagsulat sa aking column. Ang sabi ko, ano po ba yung meron siya? Corporal punishment 2, pagpaparusa ba o pagdisiplina? Malaking katanungan, paano mo didisiplinahin ang isang bata kung hindi mo paparusahan? Ang pagpaparusa ba bilang pagdisiplina sa isang bata ay kasalanan? Ang pagpaparusa bang matatawag ang pagdisiplina upang palakihin ng tama ang isang bata? Sadyang may kani-kanyang pamamaraan ang mga magulang sa paghubog sa kanilang mga anak. Merong halos hindi napipitik man lamang ng kanilang ama, ng kanilang ina, hindi napapalo kahit na meron siyang nagagawang pagkakamali. Okay? Kahit wala siyang, kung may magawang slight na pagkakamali, okay, hindi papalampasin. Kahit minsan, mabigat na yung nagawa niyang kasalanan, hindi man lang siya nadadapuan ng kamay. Ano po? Napapalo. Okay. Ngayon, paano naman po yan? Meron namang halos hindi napipitik. Naku po, ang sarap naman yan. Merong pinagagalitan lamang naman at meron naman sadyang gumagamit na ng physical na pananakit. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, nabanggit ko, namamalo, maaari, pinapadapa, ayan. Binibitin daw sa puno. Iyon naman po, napaka-grabe na po yun. Merong pinagagalitan lang naman, papagalitan, syempre, ano ba yan? Syempre, yung pagkagalit ng mga magulang, natural lang po yan. Sino naman po kayang magulang na nasa matinong kaisipan ang papagalitan ng anak kahit wala pong ginagawa, kahit tama naman ang ginagawa? Natural lamang, mga anak, na kayo ay pagalitan ng mga magulang. Dahil syempre, dahil mahal kayo, papagalitan kayo, itatama kayo. Pero huwag naman ninyong mamasamain yan. Kaya halimbawa nakurot kayo sa singit, 'di ba? Yan. napingot ang tainga. Siguro ganito lang 'yan. Pag napingot ang tainga, siguro hindi ka nakikinig. Ayan, matigas ka, makulit ka. Napingot ang tainga. Okay, 'yan sa singit ay pangkaraniwan 'yan sa mga kabataang babae, 'yan nagagawang yung napipingot ay nakukurot sa singit, ano? Mga anak na napaparusahan upang disiplinahin at turuan ng tama nang sa gayon ay lumaking mabuting tao at hindi pasaway sa lipunang kanyang kinabibilangan. At sa dakong huli,
kung makakapamuhay siya, lalaki siya, ayan, bilang isang respetado at makatuwirang mamamayan. Sa aking palagay, ang magagandang uri ng pagdisiplina ay isang parusa na makatuwiran at hindi kasalanan. Ngunit, may ngunit, kung ang pagpaparaan ng pagdidisiplina ang gagawin ay yung pamamalong gumagamit na ng kahoy o anumang bagay na makapagdudulot ng sugat sa loob at labas ng katawan, sugat na napakahari, na ba, sabihin na natin, pag nagkaroon ka, nasugatan ka, magkakaroon ka ng pilat, di ba? Hindi na yan kasing kinis ng dati yung ating ano na yan. Kaya ang maganda dyan, makinig na mabuti sa ating mga magulang. At sinasabi ko nga, kung tama po ang inyong ginagawa, wala pong magulang na magagalit sa inyo. Pero masarap naman po yung pinapagalitan. Kung kayo po ay napapagalitan dahil sa pagkakamali, mga anak, tanggapin ang mga parusa. Kung gusto kayong parusahan, huwag kayong palabasin ng bahay. Kung ang ipaparusa sa inyo, dahil po ngayon eh, in-na-in yung tinatawag na yan, yung internet, ano, yung games sa internet, eh, para hindi kayo makapaglaro niyan, paparusahan kayo. Kukunin muna yung laptop o anumang gadget ninyo para hindi kayo makapaglaro, unawain na lang po ninyo yan. Isa pa, halimbawa, meron kayong mga kapatid. Meron akong mga alam na tao, walang kapatid, naiinggit magkaroon ng kapatid. Tama po ba yan? At meron namang kapatid na masyadong matanda o may edad sa kanilang mga anak, ay mga kapatid na sabihin natin, mga 10 years, 15 years ang tanda, bigla nagkaroon pa ng kapatid. Tapos, medyo, naku, ayan na, tapos, magseselos. Huwag kayong magseselos sa inyong kapatid. Kasi ganito po yan. Bakit mo pagseselosan ang iyong kapatid samantalang 15, 10 o ilan man taon ang tanda mo dyan sa kapatid mo, dapat isa ka sa katulong na humuhubog sa iyong kapatid. Mapababae man yan o mapalalaki, ikaw ang unang magtatanggol sa kanya. Tama po ba? Yung mga kuya, yung mga ate, huwag po kayong magseselo sa inyong mga kapatid kasi pasalamat kayo, nagkaroon kayo ng kapatid. Ang mga magulang, nagkakaroon ng edad, tumatanda, nagbababay sa world, ano, di ba? At sino ang maiiwan? Siyempre, si kuya at si kapatid. Si ate at si bunso. Natural, sino ang magtutulungan, magdadamayan? Tama ba? Mukhang naligaw tayo ng konti. Ayan, kasama na yan. Hindi pala tayo naligaw, kundi bumabanggit tayo ng posibleng kasalanan na dahilan upang mapagalitan ang mga anak ng mga magulang. Ayan, tama po ba? Halimbawa, inaway mo yung kapatid mo, wala namang kasalanan. O kaya, hindi mo napagpasensyahan dahil super makulit. Hindi po ba ninyo nalalaman? Walang bata, walang matanda na hindi dumaan sa pagkabata. At ang mga batang yan, kayo din naging bata at naging pasaway. Ngayon, ang mga bata, unti-unti iniiwan nila ang kanilang pagkabata. Nagkakaroon ng adjustment ang buhay nila. Natututo silang malaman kung ano ang tama, kung ano ang mali, at nasa bata na lamang yan. Kung nasa tao, kung ano ang pipiliin niya ba? Gumawa ng tama, gumawa ng mali, di ba? Ngayon, gumawa ka ng mali, o sige, pinagalitan ka, pinalo ka, o ano man na naparusahan ka, hindi ka pwedeng mag-internet, hindi ka pwedeng gumamit ng mga PlayStation, kailangan aral, ayan. Minsan naman, meron mga pangyayari na ang nangyayari naman ay, anak, wala naman akong hinihiling sa iyo, kundi ang pag-aaral, ayan. Pag-aaral sa ibinibigay na layaw o pag bawat hingi ng mahal na anak, ibinibigay ang gusto. Ano naman ang ginagawa ng anak? Dapat in return, walang hinihingi ang mga magulang para sa mga ipinagkakaloob sa mga anak, kundi yung anak, aral ka naman na mabuti. Kasi oo, yun ang hinihingi, aral na mabuti. Bakit? Hindi puro para sa amin o sa mga magulang yung paghingi ng ikaw anak, mag-aral kang mabuti. Yan.
Hindi yon para sa mga magulang. Para kanino? Para sa mga anak na pagdating ng panahon, nag-aral na magbuti, wow, gumraduate with flying colors. Umakyat si nanay, umakyat si tatay. Sinabita ng medalya ang kanyang anak. Sino ang unang sumaya? Siyempre, si nanay at si tatay na nagbunga ng maganda ang kanilang pagdisiplina sa mga anak. At ngayon, paano naman? Para sa panig naman ng mga anak? Para sa panig ng mga anak, ano naman? Dala-dala nila sa kanilang buhay, iyan ang karunungan na hindi mananakaw ng kahit sino man. Kung iyan ay inyong pinangalagaan, hanggang sa kayo ay mag-bye-bye sa world, kayo po ay maaaring tingalain. Halimbawa, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Isang yung music, sa music artist na yan, ang isang kilalang tao tungkol sa awitin sa mga kanyang mga likha. Ito pong si Lucio San Pedro ng Angono, Rizal. Pinarangalan po yan itong buwan ng Pebrero. Alam po ba ninyo na wala na siya sa mundo, pero yung kanyang mga nilikhang awitin, ha? Mga anak, pakinggan mo. Mga anak, pakinggan. Yung mga likhang awitin ni Lucio San Pedro, iyan po hanggang ngayon ay tinitingala, kinikilala. So, iyan po ay isang artist dyan sa Angono, Rizal. Maligayang bati, magandang araw sa Mayor Jerry Calderon at sa sangguniang bayan ng Angono, Rizal. Nakatutuwa at mamaya, yung palang inyong Lakeside Park dyan. Ba, nakikiin nyo lang ako, ha? Yung Lakeside Park dyan, sinasabi ko sa inyo, kung saan nyo gustong magpunta para matahimik ang inyong isip na makapag-iisip kayo ng maayos, may isusulat kayong essay, kwento, o kung ano man yan, tula. Doon po kayo pumunta, doon sa itaas ng parola. Maganda po doon, matatawanan ninyo ang buong paligid. Yan. Doon sa ibaba naman, gusto ninyo magduyan-duyan, gusto ninyo magsiso, humanap lang kayo ng kasama. Kailangan may kasama kayong pupunta doon. Para kung gusto ninyo magsiso, meron kayong katimbangan dyan. Okay. Pagpatuloy pa rin natin, maraming paraan sa pagdisiplina. Sabihin na natin, pagpaparusa na maaaring hindi makasama sa paglaki ng isang bata. May mga seminar naman po para doon sa mga magulang at sa mga anak, pwede i-share nila kung ano yung kanilang napag-seminaran para sa anak na sa gayon magkaroon ng pagkakataon na yung mga anak ay magkaroon ng pakikipag-unawaan sa kanilang mga magulang. Isa pa, para sa mga magulang at anak, maganda po yung nagkakaroon kayo ng komunikasyon. Huwag pong pabayaan na magkaroon ng diskusyon na hindi pag-uusapan o ng tampuhan, pinakamaganda na pag-usapan po ninyo at nang sa gayon, malaman ninyo ano ba ang naging dahilan. Kung meron kayong dahilan na mapwedeng maipaliwanag at para sa panig ng anak, pwede niyang matanggap na tama, naisip niya mali siya, magkakaroon po ng lubos na pagkakaunawaan ang mga anak at ang mga magulang. Sana meron po kayong natutunan sa mga bagay na yan. Alam po ninyo, kung tayo po realidad pa to, puntahan natin itong, sabihin natin, pusong mamon. Ano ba yan? Ano ba yung nalalaman nyo tungkol sa pusong mamon? Ano ba ibig sabihin yan? Chris, may alam ka ba? Alam mo ba yung pusong mamon? Baka naman yung mamon na kinakain. Nakakatuwa kasi itong si Chris dito. Ito yung pinaka-baby dito. Akala ko 12 years old lang po ito . Ito po yan. Pusong mamon, hindi may kakaila noong paman. Sadyang merong mga taong madaling magdamdam. Yan po yung ibig sabihin ng pusong mamon. Pag napagsabihan lang, tampo agad. Masama agad ang loob. O may pusong mamon. Yan po yung kawikaan dyan. Wika ng matatanda. Dati, ganun ang attitude ko. Yan. Kinuwekwento ko na sa inyo. Dati, ganyan ang attitude ko. No? Madali akong masaktan. Madaling magtampo pag napapagalitan. O napagsasabihan ng aking nanay. Ngunit unti-unti, siyempre, lumalaki ako. Nauunawaan ko ang lahat. At natututo akong magtanong na sana gawin din ninyo. No?
nag-a-adjust ako, nakapag-adjust ako. Tumutang ako ng high school, lumawak ng konti ang aking pangunawa, konti. At ang aking isip, nag-improve. Lalong nag-improve nang ako po ay magkaroon ng trabaho. Bakit? Mas maraming lugar at bulgar, masasakit na pananalita ang aking naririnig na iniiwan ko na lamang pag napapagkwentuhan ng aking mga kasama sa isang trabaho na aking napasukan noong aking kabataan. Ano ho? Ay, pagka hindi na maganda, alam ho ninyo, may pagkamanang ho ako eh. Naku, manang ha? Nung ako ho eh, mga 12 years old, bakit babuhay ko itong aking kinukwento, ano? 12 years old ako, ang mga music ko po, ay nako, yung Kalamat Monroe, Perry Como, pagka naririnig nila, sasabihin ng mga tao, ano ba yung mga music mo? Matatanda na. Eh, yun po ang maganda kaya. Kahit ngayon, balik-balikan po ninyo yung mga awitin na yan, Walk Away, nako, at marami pang iba. Napakagaganda po talaga. Ayan. Kaya masaya man o personal na ang paksa, pagka ganyan na yung mga usapan, lalo na't may konting pagkaberde, sabi ko nga sa inyo, may pagkamanang po ako, ano? Ay nako, iniiwan ko na ho yan. Ayokong makinig sa kanila, lumalayo ako. Kahit na ho ako yung nagkaroon na nung asawa noon, hindi ko po talaga maatim na makipag-upuan at makipag-umpukan dyan sa mga matatandang nagbeberdehan na sila dyan. Kung ano man yung kanilang pinag-uusapan na ang saya-saya nila, eh parang hindi ko po maano. Pero ngayon, syempre, nakikisabay na rin ako, di ba? Sa edad ko po ba naman na ito ngayon? Kailangan mas malawak na ang ating karunungan, lalo na doon sa mga sumisibol ngayon dahil dyan sa ating internet. Marami yan. Nabanggit yung internet. Ano ho? Gamitin po sana natin sa magandang pamamaraan ang ating pakikipagtalastasan sa ating media. Ano po? Kasi kung inyo pong nakikita, marami tayong narinig, marami tayong nakikita, na sana naman po isaalang-alang natin ang damdamin ng mga taong involved. Ano ho? Minsan may mga video diyan na nagiging sanhi ng pagpapakamatay, ay sana naman po irespeto natin ang ating mga kababayan, ang ating kapwa, babae, lalaki, bata o matanda. Ano po? Ano po yan? Ganyan. Kailangan na respetuhan. So, nung mas marami akong nakakahalubilo, siyempre, unti-unti, nakikipagsanayan na. Pero isa lang pong maisishare ko sa inyo, no? Wala kayong makikitang best friend. Talaga? Wala. Wala pong best friend na iba. Sino nga kaya? Okay, sige. Sabihin natin, pinaka-best friend ninyo, andyan, kasama ninyo sa bahay, yung inyong nagmamahal na nanay at tatay. Walang katulad ng pagiging kaibigan. Halo-halo na yan. Nanay, tatay, best friend, kabarkada, sila ang best friend. At pati ang mga kapatid. Yan. Bakit ko sinasabi yung kapatid? Yan nga, di ba sabi ko na, pagka nawala na sa mundo ang mga magulang, syempre, ay nako, kayo na lang ng inyong kapatid ang magmamahalan. At saka syempre, may maiiwang alaala. Tama po ba? Nang pumanaw ang aking ina, ako po ay 45 years old noon. Oh, wag niyo bibilangin ang ano ha, tanong, taon. Ako po ay 45 years old noon, pero sa aking pakiramdam, nawalan ako talaga ng best friend. Kasi every time na meron akong problema, nanay, ano ba yung aking gagawin? Nanay, ayan, nagka-asawa yung aking anak na panganay. Aba, edi nagkamanugang ako. Siyempre, nag-asawa eh. Nagkaroon ako ng manugang. Eh, magtatampuhan. Eh, siyempre, ako'y nanay. At first time, ha? Take note. First time. Noong lumapit ang aking anak, first time na nagkagalit sila ng kanilang, ng kanyang, nagkaroon sila ng tampuhan. Hindi naman totally nagkagalit. Nagkaroon ng tampuhan. Aba, sabi niyan. Sabi ko, ay, nanay, ako'y nakigalit. Kasi siyempre, nanay ako eh, no? Hindi naman natin na ano yung ating anak dyan. Hindi naman natin, kumbaga, hindi natin sila kinakampihan, lalo na kung mali naman sila, di ba? Pero pag nakikita ko na parang naaapi na yung anak ko, nagagalit ako.
baka nanonood yun ah. Okay. Nagagalit ako. Pero ang totoo niyan, pag nakita ko naman na ano, isa, dalawa, nagtampuhan na naman. Nung pangatlo, dati pinapatulan ko eh, no? Nagagalit din ako. Siyempre, mother. Mother's instinct. Ayaw mo masaktan ng iyong anak, di ba? Ay, nakikigalit ako. Pero nung pangatlo na, eto na. Ang sasabihin sa akin, ayun, umuwi ka na lang. Ayun na yung pangatlo ko. Kasi isang tango lang ng asawa niya. Aba, eh sumasama na. Ang sabi ko pa naman eh, kung hindi mo kaya, eh di iwan mo. Pero ayan, nagalit din sa akin ang manugang ko niyan. Pero sa totoo lang, mahal ko po yung manugang ko. Ha? Bakit ho? Nakita ko kung gaano niya kamahal ang aking anak. At nakita ko rin kung gaano kamahal magkaroon ng anak. Aba, ibiro ninyo, napakadamot! Hihiramin ko yung apo ko, hindi ko mahiram, ayaw ipahiram. Para lamang makasama ko yung aking first na apo, unang apo, hi Dave. Para makasama ko lang yung aking unang apo na yan, ano, sa bahay. Talaga naman, ayaw ipahiram eh. Ayun, buti na lang, nagkakaroon sila ng pagkakataon na sila, mag-asawa, lalakad. Hindi kailangan na may kasama ng bata. Yan. Diyan ako nagkakaroon ng pagkakataon na kupkupin yung aking apo. Kaya lang, oras din lang naman yun. Kasi pagdating, kanila na uli. Yun lang. Kaya sa, ngayon, ay, minsan, pag malaki na yung apo natin, pupunta yan sa atin. Sasabihin, grandmi, ayan. Yan po ang katawagan sa akin. Ayoko po ng lola, ayoko po ng mamu. Medyo, sabi ko, grandmi, grandmom, di ba? Medyo konting sosyal. At yung daddy, grandi, yung kanilang lolo, yan, si grandi yan. Mahal na mahal yan nila, ng mga anak ko, ng mga apo ko, ayan. Eh, alam ho ba ninyo? Grandmi, grandi. Oh, ayan, tawag. Ay, sarap, pag naririnig ko yan. Dito muna ako matutulog, grandmi, ha? Okay, walang problema. Oh, di ba? Ang sarap. Tumupunta na sa bahay, malaki na kasi. Hindi katulad nun, hihiramin ko, ayaw ipahiram talaga. Pero nakita ko, kaya nga nasabi ko sa inyo, mahal, magmahal ang mga magulang. Mga anak lang, pagka napapagalitan, tanggapin po natin ang ating kasalanan. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Miss, naka-confine ang anak ko dahil sa dengue. Magagamit ko ba ang PhilHealth ko? Opo, Manong. Basta active PhilHealth member kayo. At ang magandang balita, may bagong case rates na ang PhilHealth. Fixed na ang benepisyon ng miyembro para sa piling medical at surgical cases. At kasama dito ang dengue, Manong. Talaga? Opo, Manong. Ang bagong case rates ng PhilHealth ay maaaring ma-avail simula September 1 admissions sa lahat ng accredited healthcare providers ng PhilHealth. Nationwide po. Ganun ba? Salamat, Miss, at salamat sa PhilHealth. Alamin ang bagong case rates ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak na makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. Nagkabahay ako sa tulong mo.
Po tayo sa ating pusong mamon. Kaya kung mapapagalitan pag nalakihan na yung mga anak na yan, nako. Kaya nga sa panahon ngayon, mas marami ang pusong mamon. Sa pamilya, may mga anak na kung may mapunang mali ang mga magulang at mapagsabihan upang mapaalalahanan para makaiwas sila sa, na makagawa pa muli ng mga pagkakamali, ay iniisip kagad na, nako, ayan naman, nagsermon na naman at magtatampo na, magmamalaki na yung anak na yan, ano? Natitiis ang magulang dahil may mga kaibigan na pwedeng masulingan. Dapat tayong magpasalamat kung tayo man ay pinupuna. Alam nyo, hindi lang ito sa mga bata. Ito'y pangkalahatan in general, pag-uusapan natin. Kung meron mang pumapansin sa atin, eto. Dapat tayong magpasalamat kung tayo man ay pinupuna dahil nangangahulugan iyan ng pagmamahal o at pagmamalasakit. Upang maituwid ang ating mga landasin. Nagbabalik sa alaala ng mga ganyan na bagay, yung malaman na kung iisipin mo, bakit nga ba ako pinagsabihan? O diba? Kung minsan, dapat isinasagawa natin sa gabi yan bago tayo matulog. Ayan, panahon ng Kwaresma. Magnilay-nilay po tayo. Ayan. Nung araw huli, magkwento ako, ho, nung nagtanong sa akin ng meron akong pinsan yan eh. Tagapasig po ako eh noon. Yung tatay ko, parang ang galing ano. Noon, ang tatay ko po ay Tubong Pasig. Noon, nagtanong sa akin yung ano, yung aking pinsan, kayo ba eh pinapalo ng nanay ninyo? Aba eh, ang sagot ko, abay, oo, mayabang ang sagot ko noon, oo. Nakahilera pa nga kami kung paluin eh. Pito po kami magkakapatid. Pero hindi naman lahat pinapalo. Ako, nagsimula kay kuya, ako, yung kasunod ko, ayan, kaming apat, pang-apat yung pinaka-pang-apat namin. Pero ang mas madalas, si kuya, ako, at saka si pangatlo. Bakit? Kasi, andyan si kuya, ito yung ano ng nanay ko ha, orientation sa amin. O, ikaw kuya, pag nagkagalit iyan dalawa, ikaw ang, nandun, sa gitna, ikaw ang taga-saway. Ayan, problema. Pagdating ni mama, merong namumula yung muka, merong may galos. Eh kasi kami dalawa ng aking kapatid, eh magkasunod na magkasunod po eh. 56 at saka 55. Ay, nabuking ang edad. Ayan, alam ninyo, eh medyo talagang ako, ayokong magpatalo dun. Kasi pangatlo yun eh, matanda ako dun eh. Aba, nagpapambuno kami, eh hindi kami masaway ni kuya. Pagdating ni nanay, naku, dapa. Eh, minsan may pandadaya po yung kapatid ko, no? Willing na willing dumapa yan. Pero kaso, tinatapik muna ni mama, ni Mudra, yung kanyang puwitan. Ay, may karton! Alis! Ayan, kaming tatlo. Mula kay kuya ako, iiyak lang naman siya. Kasi kasama siya dun sa napalo. Hindi kasi kami sumunod. Mga pasaway, ayan. Siyempre, ayaw ko yata magpatalo. Kaya, nung magtanong yung pinsang ko na yan, kasi ano siya, hindi siya po pinagagalitan yan. Damandama ko sa kanyang salita ang pagkaingit dahil kahit maling-mali na ang nagawa niyang kasalanan, ay di sila napapalo o napapangaralan man lamang.
Naghahanap siya ng atensyon sa magulang at ang paggawa ng mali ang ginagawang paraan para mapansin. Tama po ba yan? Mali ang ginagawa, lumalaban sa magulang para siya ay mapansin. Ang kasi sa kanila, o anak, ito pera, ganon, bili ka noon, ganon. So mayaman po kasi sila. Kaya lang, naghahanap pala siya ng ganon. Nang pinapalo sila, pinapagalitan. Kaya inggit na inggit sila. Mga anak, ganon ba ang gusto ninyo para mapansin kayo ng magulang? Huwag ganyan. Huwag ganon ang para mapansin kayo. Ipakita ninyo para ang pinakamagandang pagpansin, mapansin tayo ng magulang. Wow, ang anak ko, nag-aaral na mabuti. Wow, ang ganda ng grades. O di po ba, mas masarap yan. Kaya dapat isipin ang bawat isang anak na gumawa ng maganda upang makatulong at makapagdulot ng kaligayahan sa mga nagpapagod na mga magulang. Kasi ang mga magulang, hanap buhay, trabaho. Para ano? Para ibigay sa mga anak ang mga bagay na maaaring sa kanilang buhay ay hindi nila naangkin, di ba? At ngayon, may pagkakataon silang ibigay sa kanilang mga anak, bakit hindi? Gagawin talaga yan. Kaya mag-isip pang mabuti. Friends, tandaan ninyo, come and go. But family, especially parents, mga ina o ama na lagi ay nandyan lang sa tabi mo o kung wala man, nagtatrabaho sa malayo. Nagtitiis na malayo para sa mga anak na nangangailangan ng mga bagay na hindi nila basta maibibigay kung nandi dito sila. Katulad niya, yan nga, nagiging OFW sila. Hindi binibigay nila, nagtatrabaho, nagtitiis, mawalay sa pamilya para maibigay sa mga anak ang mga bagay na maaring hindi nila nakuha. Loving, caring, and always wishing you the best para sa mga anak yan. Walang nagmamahal na magulang na nagnanais mapariwara sino man sa kanilang mga supling. Tuwi na, ang hangad nila ay yung makabubuti para sa mga anak na lubos na minamahal. Tandaan po natin mga anak, tayo ay mahal na mahal ng ating mga magulang. Walang magulang na nagsabi sa kanyang anak na, sige, tumalon ka dyan sa bangin para ikaw ay mawala na sa mundong earth. So, ay problema, pero hindi po. Matimtim ang mga panalangin na ginagawa ng mga magulang para kayo ay mapatuwid. Wala kayong makikita, kundi luha. Kung hindi naman luha ang makita nyo dahil itinatago, ay nako, makikita nyo, nagagalit o kaya sinasaway kayo, itinatama kayo. Tanggapin na lang po natin mga anak, ha? Sa susunod na linggo po, ang magiging topic naman natin, sino ang matimbang? Ayan, sino nga ba ang mas matimbang? Tingnan natin kung ano yung magiging, ano ba yung timbangan na yan na aking tinutukoy. Ano? Maganda yan. Para sa ating lahat, ano yan, magiging maganda. Ngayon, para naman po doon sa ating mga may kaarawan ngayon, ha? Kayo po ay unang-unang araw ng March. Maraming magbe-birthday mula A1 hanggang 31. Hinahandog ko po sa inyo ang awiting ito. May all of your wishes
napakaganda ng awitin na yan. Sa halip na patugtugan ko kayo ng happy birthday, ipinaparating ko sa iyo nyo, sa inyong lahat ang aking wish na sana lahat kayo, lahat ng magdiriwang sa araw na ito ng, may ka, ng kaarawan nila, ay magkaroon ng napakagandang kinabukasan. Samahan po ninyo ng pagpupunyagi at para po doon sa mga bagong silang, I wish you all the best para sa inyong paglaki. Magtungo po tayo dito sa ating pangkalusugan. Ayan, handog ng Vista Sea Health Products Corporation, ang tinatawag po namin na Wonder Vitamin C. Okay, bago po ang lahat, binabati ko po ang pamunuan at staff ng Vista Sea Health and Products Corporation sa pamumuno at pangunguna ni, ni Ate Rosa Reyes, Romy Reyes, Lynn Laurel Ramos, Ronald and Leia Aldiano, Miss Presi, kay Ronifer, at sa lahat na hindi ko po nabanggit, ano, magandang umaga, ay hapon. Kasi po sa business, ano po, lagi pong umaga yan. Kaya nasanay na po ako ng magandang umaga. Kahit na po hapon na, kahit na po madilim na sa gabi, ay nagugulat po ako sa sarili ko. Kasi minsan, hindi ko na siya maikorek sa tamang oras. Ibig sabihin, basta siya, good morning, happy morning, ayan. Para sa kanila lahat. At para ano naman, para saan naman niyang Vista C na yan? Okay. Ang Vista C, vitamin C, ito po ay immune system booster. Pampalakas ng katawan, ng resistensya, detoxifier, mabisang kapaglilinis ng bituka. Acid neutralizer, binabalanse ang acidity sa katawan ng mga tao. Okay? Anti-aging, pinababagal ang pagtanda, non-acidic dahil alkaline base, maaaring inumin kahit hindi pa kumakain. Pwede po ito sa mga buntis, babies, bata at matanda. Ito po ay pampamilya. No side effects, no contraindication, no overdose. Pangkalusugan na, pangkabuhayan pa. Alamin sa kanilang health seminar, health education and livelihood program seminar. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa telepono 383-9438. Ulitin ko po, tumawag po kayo sa Vista C 383-9438 o magsadya sa Unit 504 7 East Building, East Capitol Drive, Barangay Capitolio, Pasig City. Para po dyan, sa mga taga Rizal, hello, ang Vista C ay mabibili sa Alex Taylor Shop, Pastry, Angono Public Market, sa Lakeside Park, sa Angono Rizal, doon po sa Dong's Bidyoke and Eatery. Hanapin lamang po si Tony Garcia, hello Tony, at sa number 1680 Port Street, Karebi Subdivision, San Vicente, Angono Rizal. Lagi po nating aalalahanin, prevention is better than cure. Iwas sakit ng ang bulsa ay hindi magkaroon ng sobrang pasakit. Bulsa, katawan, ayan. Lahat po yan, magkakaroon ng matinding pasakit kung tayo po ay magkakasakit. Mahina na ang katawan, kailangan ng pera, pambili ng kung ano-anong gamot na irereseta sa atin ng mga doktor. So para po maiwasan po natin yan, ugaliin po ninyo na uminom kayo ng Vista C, vitamin C. Non-acidic, vitamin C. No contraindication, no, ayan, puro no side effect. At no overdose. Yan po ay totoo. At para po ninyo mapatunayan, ano pa ang inihintay ninyo? Bumili na, tumawag sa numero 383-9438. Ayan, ay nako. Ayan, nako. At tayo po ay, hello friend. Ikaw ay aking ano, makinig ka ha, friend. I love you, friend. Tumatawag po ang aking kaibigan, si Miss Vicky Custodio. Hi, friend. Miss Vicky Custodio, mapapanood po dito sa Kakampi Online channel. Ayan, ha. www.ustream.tv/channel/kakampionline. Hanapin nyo po yung agham at agrikultura. Mapapanood po ito Monday, Wednesday, Thursday at
Friday. Siya po ay 4 times a week ninyo mapapanood mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11. Kung minsan po ay sinasamahan ko po siya dyan. Kung minsan hindi kami makaalis karaka diyan dahil po sa mga pangyayari na kinakailangan. Eh pero mapapanood po rin nyo ng live sa Skype. Ayan po. Sa pag-i-Skype namin, ayan, minsan nasasamahan ko po siya. Kaya para sa iyo, friend, ano, magandang araw. Doon po sa mga kaibigan natin na maraming pagsisising na gagawa sa kanilang sarili, panahon ng pagsisising ngayon, natanong niyo na ba ang inyong sarili? Kung saan kayo nagkamali? Tanungin po natin, magnilay, at may pagkakataon kayong itama sapagkat andi dito ang ating panahon ng pagmumuni-muni. Saan nagkamali? At habang hinahanap po, patuloy po natin kayo. Ay, inaanyayahan ko na rin po kayo na subaybayan ako. Ayan, heto na. Panoorin po ninyo, ha. Gustong-gusto ko to, eh. Ayan. Tinatanong ko rin ng aking sarili, saan nga ba ako mga nagkakamali? Okay. Last report mula sa aking kaibigan, Miss Vicky Custodio. Vicky, sa ating ano kaibigan, ito, saan ba yan? Yes. Tuloy, partner. Hello? Yes, go ahead. Hello, maganda-maganda mga po sa katapakinig na programa Memories and Memories. On the way ako ngayon sa ministry ng Saint Arisal, kung saan ngayon, partner, ngayon lang, ano, nakatanggap ako na isang tawag galing sa ating kasamaang reporter na ang isa sa mga staff, chief of staff ni Mayor Ramon Ilagan ay Labarel. Partner, uh-huh. Ngayon on the way, magkakaroon maya-maya ng hapon ng media forum, kaya nagpatawag ang ating Mayor Ramon Ilagan. Partner, sa ngayon, kagulat-gulat dahil siguro dito, grabe sa init ang okay. Politika sa bahay ng Kainta. Okay, sige, partner. Mamaya. Sige. Kaya mo, partner, sa lahat ng mga ano ngayon, mag-monitor ang ating mga reporter, lahat na nanawagan ako. Mayroong barilang nangyari dyan sa bayan ng Cainta Rizal at magkakaroon ng media forum para sa usaping barilan. At isa sa mga chief of staff ng ating Mayor Mon Ilagan na si Mr. Jam De Leon ang isa sa mga nasa critical condition. Mula dito sa bayan ng Rizal, ito si Vicky Custodio para sa program. Maraming salamat, partner. Ayan po. Okay. Maraming salamat, partner. Ayan. Ituloy na rin natin ang ating napakaganda music. Ayan. Ano man ang nangyari dyan sa barilan na yan. Ayan po yan. Saan kaya nagkamali yun? Nagsanga ang ating daan, ngayon nag-isa na lang. Paay hindi maihakbang. Saan? Sa puso mo mayroong puwang. Kahit konting pagmamahal, ako'y muling malimustan.
Saan ako nagkamali? Bakit ako ngayon sawi? Ba't luha ang iyong supli? Nagkamali ba ako talaga? Sabihin mo kung saan? Okay. Saan? Ito po yung magandang pagtatanong kung kayo man po ay sa kasalukuyan ay nagdurusa, kung mahaba na ang panahon na inyong pinaghihirap ng inyong kalooban, kung mga alam ninyo na may nagawa kayong pagkakamali, panahon ng pagsisisi, at kung kayo naman po ay merong nagalit sa inyo, pagpapatawad naman, ano po? Tanungin po natin bago tayo matulog, kung saan nga ba tayo nagkamali. At saka isa pa yung nangyari na pinalast report ng ating kapartner na si Miss Vicky Custodio, nakakalungkot naman na hindi pa, papalit-pit pa lamang ang ating inaabangang halalan ay nagkakaroon na ng mga barilan dyan o ng patayan sa iba't ibang lugar. Ano po? Kahit manawari naman po, huwag naman, iwasan naman po natin ang magpadanak ng dugo. Gawin po natin na na ang halalan ay gawin natin, kumbaga ituring natin na ito ay isang sport, ano po? Gawin na isipin natin lagi na meron pong natatalo, may nananalo. Ngayon po sa panig ng mga nananalo, wag na po wag na po kayong magbigay ng hindi magandang salita para sa inyong mga nakatunggali. Doon po naman sa natalo, tanggapin naman natin ng maluwag sa ating kalooban ang ating mga pagkatalo, kasi hindi naman sa lahat ng panahon kung talaga pong tayo ay merong magandang layunin sa ating pagsisilbi para sa ating mga kababayan, ay magkakaroon kayo ng pagkakataon. Huwag niyo lamang isipin na maaaring sa ngayon hindi pa ninyo panahon. Isipin niyo darating pa rin yan. At ang alam niyo, maniwala kayo, faith can move mountains. Basta bukal sa kalooban po ninyo ang inyong mga panalangin at pagnanasa, paghahangad na makapagbigay ng katungkulan o makapanungkulan para sa inyo, sa ating mga kababayan, magkakaroon kayo ng pagkakataon. Papalapit na po ng papalapit ang aking oras. Ano po? Ito po ang inyong Madam Butterfly. Naanyayahan kayo na subaybayan ang aking programa dito sa ustream.tv/channel/kakampi online. At pwede nyo naman po itong ma-playback. Ano po? Lahat ng mga programa dito sa Kakampi Online ay makikita. Yan, excuse me po. Makikita po ninyo ito sa YouTube. Basta, itype nyo lang po ang mape ni Codemus at ayan na, punta na kayo dyan. Makikita nyo na po yung lahat ng mga programa. Andyan po yung Agham at Kalusugan, ang aking partner tandem, Vicky Custodio, at yung aking pang-Biyernes, ano po? Inaanyayahan ko rin po kayo sa araw ng Sabado. Sweet Memories din po sa DWAD, medyo konting puyatan, 11 to 12 midnight. Inaasahan ko po na ako po ay inyong kakaniigin. Nako ha, medyo malalim-lalim ng konti yan. Inaasahan ko po na makasama po kayo sa kabila ng kalaliman ng konting gabi. Mm-hmm. At para sa inyo po lahat, ang aming musika, it's time to say goodbye. Hanggang sa susunod na Biyernes pong muli, ito po ang inyong lingkod, Madam Butterfly, Melmira. Babu!